Paano ba re-responde ang mga otoridad kung may bumagsak na eroplano sa mismong airport? Sinubukan po yan sa pagsasanay sa NAIA kanina at nakatutok si Maki Pulido. Ang senaryo sa crash rescue exercise na pasok na mga ibon ng engine ng eroplano habang pa-take off kaya bumagsak sa runway. Ganitong klase ng fire truck ang first responder ng Manila International Airport Authority. May nozzle para umabot hanggang loob ng eroplano ang ibubugang chemical foam na pang-apula sa apoy kahit palalain ng aviation fuel. Ang mga responding bumbero naman naka-proximity suit para hindi mapasok kahit sumabak sa apoy. Kasunod na mga ambulansya at para sa mga critical na pasyente, mga helicopter ng Air Force at Coast Guard ang maghahatid sa ospital. We can never say that we're perfect. That's why I think the number one to recognize is there's always things to learn. Kaya we have these exercises. 2 hanggang 3 minuto lang dapat dumating ang first responder batay sa standard ng International Civil Aviation Organization, bagay na natupad naman. Kabilang naman sa rekomendasyon ng Airline Operators Council na nag-obserba sa ganitong exercise sa unang pagkakataon, mas maayos na data and information transfer para malaman agad ng airlines ang status ng mga pasahero. The families are actually waiting for those information. Sana rin daw magka-crash rescue exercise para sa mas malaking eroplano tulad ng mga international flights na may mahigit 300 pasahero. Kailangan din daw ng scenario na hindi sa loob ng airport ang aksidente. If an aircraft decided to ditch sa Manila Bay or napunta sa ibang lugar, what will be the response? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.